Apong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magpapon sambahin ako. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Diba po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diwa po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyuri. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito, pagbigyan mo ang kanilang dalangin, kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban, para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo, na minamahal kong anak, sumaiyunawa ang pagpapala, ang habag, at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat. Tulad ng ginawa ng aking mga ninuno, tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na sabik akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Lalo na kapag naaalaala ko ang iyong pagluha, hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya. Katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Ionise na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon
ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapaturo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay ipinahayag, gawa ng Poong Nagliligtas. Sa lahat ay ipinahayag, gawa ng Poong Nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan itong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong Nagligtas. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong Nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa ngalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin, samlibot ay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa na po ang nagligtas. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumiyurin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72
Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na deboto ng ating mahal na poong Hesus Nazareno na naririto at kasama natin online. Magandang umaga po sa inyo. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Hesus Nazareno. Pakingitian naman po yung katabi, pakisabi, masaya akong kasama ka. Masaya po ba talaga kayo? Masaya po akong makasama kayo muli ngayong Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon. Ngayong araw po ay ginugunitan natin ang dalawang santo, si San Timoteo at San Tito, mga obispo ng simbahan nung ito ay nagsisimula pa lang na lumaganap. Gusto kong tingnan natin yung kanilang buhay. Napakaganda ng kanilang pag-aalay ng sarili para sa paglilingkod. Pero bago sila naging leader ng ating simbahan noong unang panahon, anong mahalagang nangyari sa buhay nila? Anong mahalagang tao ang naging sanhi ng kanilang pagiging leader? Bago po sila naging Kristiyano, bago sila naging leader ng simbahan, meron pong nag-impluwensya sa kanila. Sino po ito? Ang nag-impluwensya sa kanila ay yung ipinagdiriwang naman natin kahapon, si San Pablo. Dahil sa pagbabagong buhay ni San Pablo, dahil sa paglakad niya sa daan ng kaligtasan, ngayon naman, siya ay nag-iimpluwensya ng iba na maglilingkod din sa ating Panginoon at magdadala rin ng kaligtasan sa mga tao. Mayroong naging mabuting impluwensya sa kanila. Kaya sila, nung nagkaroon na sila ng tsansa na maglingkod sa simbahan, sila rin naman ay nag-iiwan at nagpaparanas ng mabuting impluwensya ng ating poong Hesus Nazareno, ng ating pananampalataya. Ano pong imbitasyon sa atin? Ang una pong imbitasyon ng araw na ito ay nawa yung bawat isa sa atin ay maging mabuting impluwensya sa ating mga kapwa. Gusto ko pong tingnan natin yung ating mga buhay. Ano po ba yung iniimpluwensya natin sa mga taong malalapit sa atin, sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, sa mga taong nakakatagpo natin? Anong dala-dala nating impluwensya? Mabuting impluwensya po ba o masama? Maganda pong makita para kung masama yung naiimpluwensya natin ay unti-unti po nating baguhin. Unang-una po sa lahat,
magpa-impluensya muna tayo sa ating poong Jesus Nazareno. At patapos nating ma-impluensyahan mula sa poong Jesus Nazareno, ang ating misyon, katulad ni San Pablo, ni San Timoteo at ni San Tito, tayo ay magdala ng mabuting impluensya sa mundo upang yung ating katauhan magdala ng marami patungo sa kaligtasan. Maging mabuting impluensya po kayo. Sabihin po ninyo sa katabi ninyo, maging mabuting impluensya ka. Ayan po, tandaan po natin yan. Tanong ko lang po, sino pong mga naging ninong at ninang na dito sa Binyag? Ano pong usually nagiging criteria kapag kinukuhang ninong at ninang? Siyempre, yung isa ay kapag kaibigan ka ng magulang, at yung isa pang impluensya ay isang criteria pa ay kapag kaya mong magbigay ng regalo. Ayan. Kaya pag nagbibinyag po ako, tinatanong ko po, pinapataas ko rin yung kamay ng mga ninong at ninang. Tinatanong ko, sino pong mga ninong at ninang ng bata? Magtataas ang kamay yung mga ninong at ninang. At sunod kong itatanong, at sunod kong ipapagawa, pakitaas naman yung mga regalo. At kung minsan, o kaya namang madalas, wala namang dalang regalo. Gcash na lang daw. Pero sinasabi ko sa kanila, at ipinapaalala ko sa mga magulang, sa mga ninong at ninang lalo na, ang pinakamahalagang regalong maibibigay natin sa mga bata, sa mga magiging inaanak natin, ay ang regalo ng pananampalataya. Sana kapag kukuha tayo ng mga ninong at ninang, bukod sa mga kaya nilang ibigay ng material, tingnan natin, kaya ba nilang magbigay ng regalo ng pananampalataya. At sasabihin ko po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid, bawat isa sa atin kayang magbigay ng regalo ng pananampalataya. Pero hindi natin maibibigay yung regalo ng pananampalataya kapag unang-una sa lahat, hindi tayo tumatanggap at nagpapalago nito. Kaya ang imbitasyon ko, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, tayo ay patuloy na magpalago ng ating pananampalataya. Magbigay ng panahon para manalangin sa Diyos. Magbigay ng panahon para makinig ng mabuting balita at pagnilayan ito. Magbigay ng panahon para tanggapin ang Panginoon sa Eucharistia. Ilan po iyon sa mga bagay na makakatulong sa atin para lumago yung ating pananampalataya at para tunay na maging mabuti ang impluensya natin sa mga taong ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Kapag tayo po ay kinukuhang mga ninong at ninang, ibig sabihin po, ipinagkakatiwala din sa atin ng Panginoon yung buhay ng ating mga inaanak. Nawa tayo ay mabuting maging gabay, maging mabuting mga gabay ng ating mga kapatid na Kristiyano sa mundong ito. Maging mabuting impluensya po tayo sa lahat. Yung ikalawang bagay pong gusto kong tingnan natin ay yung sa buhay ni San Timoteo at San Tito at sa ating Ebanghelyo. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo, pumili pa ng 72 disciples yung ating Panginoon at ipinadala niya sa mga bayan ng dalawa-dalawa. Ano pong sinasabi sa atin ito? Sa ating misyon dito sa mundong ito, sa ating buhay pananampalataya, napakahalaga na tayo ay may mga kasama. Pinapaalala sa atin ng Panginoon na mahirap kung mag-isa lamang tayo. Kaya nararayan po yung inyong mga katabi. Nararayan po yung inyong mga kapamilya, mga kaibigan. Naririto po ang simbahan. Naririto po kaming naglilingkod sa inyo upang sama-sama tayong magtulungan para sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng dako ng mundo. Tayo pong lahat ay magkakatulong sa pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos. Tayong lahat ay magkakasama
sa paglalakbay habang tayo ay tumutugon sa ating Panginoon. Tingnan nyo nga po yung mga katabi ninyo. Willing po ba kayong samahan sila? Willing naman. Ayan po, yun po yung mahalagang paalala. At ano pong mahalagang bunga o epekto sa buhay natin kapag meron tayong kasama sa paglalakbay at pagtugon sa misyon? Yung isa po, katulad po sa buhay nila San Timoteo, San Tito at San Pablo, kapag napanghihinaan ng loob, nararayan yung mga kasama para magbigay ng lakas ng loob. Dahil sa paglalakbay naman natin sa buhay na ito, darating talaga yung mga panahon na mapanghihinaan tayo ng loob dahil sa maraming pagsubok na dumadating. Mahalaga na may kasama para may umalalay at magpanubalik ng lakas ng loob at pag-asa habang tayo ay naglalakbay sa buhay na ito. Nakakatuwa nga po, dahil sa ating unang pagbasa, napakinggan po natin na nagsusulat si San Pablo dahil siya ay nasa kulungan. Habang siya ay nasa kulungan, siya ay nagbibigay ng lakas ng loob kay San Timoteo para siya ay magsumikap sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Patuloy siyang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanyang kapatid sa pananampalataya. At ito rin po yung ating imbitasyon, paanyaya sa atin sa araw na ito. Nawa kapag may nakikita tayong mga kapatid natin sa pananampalataya na napanghihinaan ng loob, tayo nawa ay lumapit sa kanila. Magbigay tayo ng panahon sa kanila. Tapikin natin yung balikat nila. Palakasin natin yung loob nila. Palakasin natin yung pananampalataya nila. Para sila ay maging tunay at tapat na makapagparanas pa rin ng pagliligtas ng Diyos. Magpalakas tayo ng loob ng bawat isa. At ano pa pong mahalagang epekto kapag marami tayong nagtutulungan sa ating misyon na pagpapahayag ng mabuting balita? Kapag marami po tayong nagtutulungan, marami tayong maaabot, mas marami tayong magagawa. Kung si San Pablo lang po mag-isa, mahihirapan po siyang pangasiwaan ang lahat ng komunidad na kanyang napuntahan at nabuo. Kailangan niya ng mga katulong, mga katuwang para paglingkuran at turuan sa pananampalataya yung ibang mga tao pang malalayo sa kanya. At ito rin po yung ating mga misyon. Sa bawat komunidad na kinabibilangan natin, sa pinakamaliit na komunidad, sa ating pamilya, sa mga kaibigan, inaasahan po tayo ng Panginoon na tayo mula doon sa maliit na komunidad na yon ay magdala ng mabuting balita, magpahayag ng pagmamahal ng Diyos, ng presensya ng Panginoon sa lahat ng taong ating nakakatagpo. At yung huli ko pong gustong ibahagi sa inyo, sinabi po ng Panginoon sa Ebanghelyo at sinasabi sa atin ng ating Panginoon sa ngayon, tayong lahat ay ipinapadala sa lahat ng parte ng mundo at ipinapasabi sa atin ng Panginoon, ipahayag natin, sabi niya, ipahayag daw natin na nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Malapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Tanong ko lang po, lahat naman po siguro sa atin ay naging mag-aaral, mga naging estudyante. Nung estudyante po ako sa seminaryo, kapag wala pa po yung guro, kami ay magulo pa. Nag-uusap-usap kung saan-saan nakaupo, kung ano-ano yung ginagawa. Tapos kung minsan may magbibiro, andyan na si Father, andyan na si Father. Kapag sinabing andyan na si Father, ay biglang nagsisiayos. Inaayos yung mga sarili, inaayos yung mga upuan, binabasa muli yung kanilang mga notes para maging handa sa pagdating ng aming profesor na pari. Andyan na. Kapag sinabing andyan na, nag-aayos tayo. Di ba ho, kapag tayo rin ay may bisita, kapag sinabing malapit na yung bisita, talagang nag-aayos na tayo ng ating mga sarili.
Ang sinasabi po sa atin ng Panginoon ngayon, andito na yung kaharian niya. Andyan na. Kaya anong imbitasyon po sa bawat isa sa atin? Andyan na, malapit na, kaya maghanda na tayong lahat. Ihanda na natin yung ating mga kalooban. Ihanda natin yung ating mga sarili dahil malapit na, narito na ang ating Panginoon. Mga kapatid, nawa sa ating pagpapahayag sa malapit na pagdating ng kaharian ng Diyos, matulungan nawa natin yung bawat isa na maghanda. At paano natin sila matutulungan sa paghahanda? Sa pagiging mabuting impluensya sa bawat kapwa natin dito sa mundong ito. Maging mabuting impluensya nawa tayo sa bawat isa. Patuloy na magpalakas ng loob kapag napanghihinaan ng loob yung ating mga kapwa. At patuloy nawa tayong magtulungan sa ating misyon na ipahayag ang paghahari ng Diyos saan mang sulok ng ating mundo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na po Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita gawa buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Lahat ng
aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming banal, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para kina San Timoteo at San Tito ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong sila San Timoteo at San Tito ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, nabubuto ang langit at lupa na kalwalatian mo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang kaparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sana'y pakinggan mo
ng mapawi na mga paghihirap ko. Toong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na po, Jesus Nazareno. Sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Oo, Jesus, gabayan ako. Huwag po ninyo kami pababayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay ka'y kasama ko. Ang samukot na sal, sana'y pakinggan mo na mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na po, Jesus Nazareno. Mahal na po, Jesus Nazareno. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry organization, HDN at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, Lunes, sa ganap na ikadalawa ng hapon para sa pagdiriwang na banal ng misa at maringal na pagpapahayag ng menor basilika ni Jesus Nazareno bilang menor basilika at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyian, Jose Fuerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po ng mga may lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari niyo pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos.
Ito po ay mabibili lamang sa ating parish office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng uliran naming sina San Timoteo at San Tito ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang huli ko pong paalala sa bawat isa, ang tunay po na deboto ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ay mabuting impluensya sa mundong ito. Ang tunay na deboto ng poong Jesus Nazareno ay nagpapalakas ng loob ng kanyang mga kapwa. Ang tunay na deboto ay nakikipagtulungan sa simbahan para maipahayag ang mabuting balita sa lahat ng sulok ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sanggatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan ng krus mong pinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuway hati panamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.